Hindi lang pambagets ang mabuting kalusugan, pati ang mga may edad, kaya tong makamtan. Ayaw niyo maniwala? Wes, ang mga super senior citizen, dapat niyong makilala. Kapag sinabing senior citizen ang nasa isip ng marami, mga matatandang uugod-ugod na. Pero ang nakilala naming mga lolo at lola, aba, patuloy pa rin ang pag-aarangkada. Tulad ni Lolo Emmanuel Bautista, na sa edad na 64 years old ay nakapagtapos ng medisina. Accounting graduate si Lolo Emmanuel, pero ang totoong pangarap niya raw ay ang maging doktor. Kaya naman noong 50 years old siya, nagsimula siyang mag-aral ng medisina. Pero ang kanyang matinding problema, kulang daw ang panustos sa kanyang pag-aaral. Hindi ako nawala ng pag-asa. Wala akong pera, hirap ako mag-aaral, grabe. So pag nagsasanla ako ng property, may pera ako, okay, naaaral ko siya, naaaral ko, natatandaan ko yung mga inaaral ko. Dahil naisanla na niya ang halos lahat ng kanyang mga ari-arian, tanging ang maliit na kwartong ito ang natira sa kanya. Gayunpaman, wala raw kapantay ang kasiyahan sa pagiging doktor. Ito po ang clinic ko, libreng doktor, libreng professional fee, pero ayan po ang mga ginagamot ko. Pero sa akin sila bumibili po ng gamot sa napakamurang halaga po. Dito sa Tondo, libreng sineservisyohan ni Lolo Emmanuel ang mga mahihirap. Ang sarap pag nakita mong gumaling yung patient po. Ang sarap ng feeling, ma'am. Oh, ang pagaling ko yun, ang galing ko. Malaking bawas talaga yun, malaking pagdibirin. Para sa amin minsan, wala kayong pera. Pati ang mga kapitbahay ni Lolo Emmanuel dito sa bangketa, eh proud na proud sa narating niya. Mabait siyang makasama sa mga tao. Kaya nga kahit graduate lang niya, libreng doktor na, gamot lang ang pinabibili niya, mga generic pa. Maganda o kasi nakakatulong siya sa walang pera. Ngayong isa na siyang ganap na doktor, may isa pa rong hiling ang ating manggagamot, ang maging doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Doctors, girl, love. Mahalang talaga nila yung mga pasyente. Napagaling nila, magaling sila. Kaya gusto ko doon mabit. Ibang achievement naman ang natamo ng isa pang nakilala naming katangi-tanging senior citizen. Ito si Dr. Manuel Pandillo na nagdiwang ng kanyang 100th birthday ngayong taon. So are you happy, Papi, that you've reached 100 years old already? Siyempre, everybody in 100, you're happy. Ah, that's good. Isang pediatrician si Lolo Manuel na mas kilala sa pangalang Papa Doc. Ang mga mahihirap din ang madalas niyang ginagamot ng libre. He was generous in spirit. He would, when indigent patients would come, he would not charge them any professional fee. In fact, when they give him ticket or anything in kind, and if he sees that the indigent person or patient is malnourished, in a kind word, he would always say, oh, why don't you eat this yourself? Because I think you need this more. Sa sobrang pagmamahal niya raw sa kanyang profesyon, nagsilbi siyang doktor hanggang sa abot ng kanyang makakaya. He was serving as medical director of the Ocampo Hospital here at Nagtahan for several decades. So he practiced his private practice until year 1998, he was about 88 years old. Pero hindi pa natatapos dyan ang pagseserbisyo sa bayan ni Papa Doc, dahil noong World War II, nagsilbi rin siyang military doctor. The army got him to be a medical doctor during the war. In fact, he survived the death march and he was even imprisoned in Fort Santiago. So he takes real pride in that. He was a war veteran and he's still alive. So he surpassed all those times. Pero ano nga ba ang sikreto ni Papa Doc? It is always necessary that he has fruit. So we have orange here, we have papaya. Diet is really regular.
he takes anything and everything, except that he always takes only a small portion. What's your favorite food? Charlie Chan. Lechon. Nagtipon-tipon ang buong angkan para i-celebrate ang 100th birthday ni Papa Doc. Ang iba sa mga bisita nanggaling pa nga sa ibang bansa. Papa Doc, I love you so much. I'm sorry that it took me 25 years to come back home. But I love you and I'm happy that I was here to celebrate with you. At ang cake, aba, kahugis ng paboritong pagkain ng birthday celebrant. Dahil sa mahalagang kontribusyon ni Papa Doc sa lipunan, marami rin siyang natanggap na mga parangal. Nandiyan ang citation mula sa Philippine Pediatric Society, citation mula sa Ateneo, at isa ring pagkilala mula naman sa University of the Philippines College of Medicine. Sana ay makarating pa siya ng 100 years more. Kasi matalang lang ang nakaka-100th birthday. So I wish him well, and I wish you to be healthy, happy. I love you. I love you. Tulad ni na Lolo Emmanuel at Papa Doc, on the go pa rin ang 76-year-old na si Lola Enshang sa paglilingkod sa kapwa. Nung ako po ay naging retired teacher na, ang una ko pong ginawa ay para sa ikauulad ng mga senior citizen. Nagtatagpo ako ng senior citizen sa Maysan, Valenzuela City. Kabilang sa kanyang pinagkakaabalahan, ang mga livelihood project, feeding program at medical mission para sa mga may edad. Nag-organize po ako ng Diabetic and Healthy Heart Club. Sapagkat ako po may sakit, ay gusto kong tulungan yung mga may diabetes. Malaki rin ang naitulong ni Lola Enshang sa pagtatag ng Valenzuela City Federation of Senior Citizens, isa sa pinaka-aktibong senior citizen group sa bansa, kung saan siya ang presidente mula pa noong 2003. Hindi ko na po tinitingnan ang kayamanan sa mundo. Ang tinitingnan ko po ay kung paanong makatutulong ako sa kapwa. Dahil sa kanyang pagiging matulungin, natamo ni Lola ang ilang mga parangal, gaya ng natatanging nakatatanda ng Bansa Award mula sa Coalition of the Service for the Elderly at ang Outstanding Woman of Valenzuela Award. Honestly, proud na proud ako kasi because of my family background, ganun, si Lola yung tumayong magulang ko since elementary until college na napag-aral niya ako bilang isang nurse. Pero para kay Lola, ang pinakamahalaga niyang reward ay ang pagkakataong makatulong sa kapwa. Ang aking pong pag-asa ay bibigyan pa ako ng Panginoon ng biyaya na maging malakas ako. At itong kalakasan ko ito'y aking ilalagay sa ikabubuti ng aking kalooban sa pamamagitan ng pagtulong sa aking kapwa. Pinatunayan ng mga nakilala nating senior citizen na hindi hadlang ang edad para tuparin ang mga pangarap at tumulong sa kapwa. Pinapatunayan nila na ang mga taong mapagbigay, masayahin at matulungin, tiyak mabibigyan ng mas mahabang buhay.